Paano nga ba i-jumpstart ang sasakyan na may low battery gamit ang battery jumper cable? Yan ang ituturo ko sa inyo sa videong ito. Tinatawag din itong booster cable. Ito ay madaling nabibili sa mga auto shop store or pwede ding mabili sa loob ng mall like Handyman or Ace Hardware. Ito ang sample ng battery jumper cable. May haba itong 10 feet. May mabibili ka ding much longer if you like. Pero para sa akin, 10 feet is enough. Usual na kalaban ng automatic vehicle ang dead battery. Sobrang hassle pag nangyari ito sa atin. And dapat ready tayo to solve this problem. Para magamit natin ang battery jumper cable, kailangan natin ng donor car na may maayos na battery. Make sure na nakapark ito malapit sa ating sasakyan. Pwedeng magkatabi or magkaharap basta aabot ang jumper cable. So let's start. Make sure na naka-off ang engine ng donor car bago tayo magsimula. First, i-attach natin ang red cable sa positive terminal ng dead battery. This is the positive terminal. Second, i-attach ang other side of the red cable sa positive terminal ng good battery. Third, i-attach ang black cable sa metal body parts ng sasakyan na may dead battery. Make sure na bare metal or walang paint ito para maganda ang conduction. Caution lang, huwag nating i-attach ang black cable sa negative terminal ng dead battery para maiwasan ang pag-spark dahil lalo itong makakasira ng battery ng sasakyan. Fourth, i-attach natin ang black cable sa negative terminal ng good battery ng donor car. Make sure na maayos and intact ang pagkakabit ng mga jumper cable. Ngayon, i-start na natin ang engine ng donor car para maka-generate na ito ng electricity papunta sa dead battery. Hayaan nating buhay ang engine sa loob ng 15 to 20 minutes para makapag-charge ng maayos ang dead battery. Ngayon ay maaari na nating i-start ang engine ng car na may dead battery. Yan, umaandar na ang engine. Pwede na nating tanggalin ang mga battery jumper cable. Please take note na dapat sundin niyo din ang procedure sa pagtanggal ng cable. Una nating tanggalin ang black cable na nakakabit sa metal body part ng sasakyan. Pagkatapos ay ang black cable na nakakabit sa negative battery terminal ng donor car. Next naman ay ang red cable na nakakabit sa positive battery terminal ng donor car. At finally ay ang red cable na nakakabit sa positive battery terminal ng kanina ay dead battery.
Yan. Okay na ang engine at umaandar na. To recall, ito ang mga kalimitang dahilan kung bakit nadidiskarga ang battery ng sasakyan. May nakakalimutang open na ilaw sa loob ng sasakyan. Or nakalimutang patayin ang park light or headlight. Maari din namang lumana ang battery at na-reach na nito ang kanyang lifespan. Pag madalas na kayong nakaka-experience ng pagkadiskarga ng battery, ay mainam na palitan na ito ng bago para iwas hassle sa biyahe.